Yan mga boss, nung nakaraang araw may malakas na ulan. So mga ilang araw din ang ulan dito, siguro tatlo. So that was December 19. So ito yung nangyari. Pero sa makikita nyo mga boss, may pakinabang pala itong vetiver na ito. So tingnan nyo, may mga tinanim sila na vetiver. Yan sa may gilid oh. Tingnan nyo yung mga lang vetiver dyan. So hindi sila natiniman kasi masyado nang hili. So iwan ko mga boss kung parang wala nga kasi wala naman tayong nakikita na bumagsak dyan na vetiver. So yung may vetiver na mga boss, tingnan mo yung sa gilid. Hindi nag-bar down. Diba? May papakita ako sa inyo. So doon pa sa may unahan ng konti. Tingnan nyo yung power ng vetiver. Yung vetiver na daw na yan, yung ugat niyan umaabot daw ng 3 meters sa hanggang ilalim. So yan pala yung ano niya, yung benefits niya sa pag itinanim natin sa may mga hili na pang protection sa landslide. So tama pala sila. So maliban sa Madrid cacao na lagi nating inaano dito, pini-feature na maganda sa mga hili, pero ang vetiver ito yon, dito ako napahanga. Tingnan niyo mga busing. So ito palang daan na to mga busing ay papunta ng Beabas. So dito ay papunta ng Linda. Boss, mag-video lang ko po sa... May nag-ano boss mga busing may nag ang tawag niyan nag-ano ng tuba. So sa Bisaya kasi mga boss, pananggot, mananggiti ang tawag niyan. So ayan Ayan yung sinasabi ko na the power of vetiver. So may mga landslide na nakikita niyo diyan sa may ibang parte na walang tanim na vetiver, pero yung may tanim, tingnan niyo. Diba? So, napakasimpleng kung ano, yung parang, para lang siyang kugon, no? Para lang tanglad. Pero, tingnan nyo ay yun pala ay umaano. Kaya pala, sabi nila, maganda daw talaga ang vetiver pang ano sa mga landslide. So, makikita nyo mga boss, may mga vetiver dyan Oo. So ito, landslide na to. Di ko alam kung natatabunan na yung vetiver. Pero parang wala eh. Wala namang vetiver diba? Wala namang vetiver. So isang patunay mga busing na ang vetiver ay kumakapit talaga. Ay nag-ano talaga. Mahawak sa... ano, lupa. Talagang nag-ano siya. Doon, kasi yung ugat niya, umaano talaga ng 3 meters daw. So, pasensya na mga busing ha, yung pagsasalita natin ay iniisip pa natin kung anong Tagalog. Kasi ito nga, inasimula natin na Tagalog dito, since na Bisaya tayo, mahirapan tayo sa pagtatagalog. Kahit na pinipintasan na nga tayo dito. Ito yung may malaking landslide oh. Ayan, landslide. Landslide. So, ano to? Sa 3 days na ulan, na walang tigil na ulan. So, yan mga busing ang ating vlog ngayon. So ito ay parte ng Davao de Oro. Oh yes, Davao de Oro to. Kasi ito ang papunta ng Barangay Linda. Siguro nasa mga 3 kilometers ay pangkakarating ka na ng Barangay Linda. So ito ay kung sa hindi pa nakakapunta dito, maguguluhan kayo. Kasi yung port parte niyan, yung kabila na tawid, ay Davao del Norte.
So ito ang Davao de Oro. So ito naman diyan sa may bundok na yan, yung bundok na yan, ang tawid niyan ay Davao del Norte na naman. So ito ay parang na ano lang, parang dila ba. Ayan, ayan, ito ay Davao de Oro, tong daan na to hanggang doon sa may amin, sa may barangay Bayabas na Davao de Oro. So tandaan nyo na ang kabila dyan ng bundok na yan ay Davao del Norte na. So parang dila lang siya mga busing ang Davao de Oro dito, kasi mayroong barangay dyan na nagpasakop ng sa kabila ito na El Salvador, ay tinatawag na Iwan dito, ay ano yan, sakop yan ng Davao del Norte, province of Davao del Norte. So sa New Corillia yan siya na lungsod na sakop. So yun ang pinapakita natin ngayon, ay yun nga, babalikan natin yung vetiver. Yan ang vetiver mga bossing. Yan pala yung ano, the power of vetiver. Yan mga boss. Yun, ito ang vlog na to ay i-upload din natin sa ating page, FB page na AQMC, at saka dito sa AQYTC. Thank you for watching mga bossing. Pero iibahin natin yung sounds. Sana hindi tayo copyright. Ayan.